showbiz fanatics, Attorney Maggie Abraham Garduque, abay mukhang sinopalpal ng abogado ng TBJ na si Attorney Enrique de la Cruz, abay IPO pill, ginawa ito para po paboran ang TBJ. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates, of course, nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dovercads na lagi nag-aabang at nakantabay sa ating mga videos. And for today's video, ito na nga, no, dahil ang Rappler na po mismo ang naglabas ng kanila pong fact check patungkol po dito sa balita ng trademark case. Sabi po ng Rappler, Joey De Leon wins separate trademark case on use of It Bulaga. This is coming from their lawyer and the IPO pill. Pero this time, ito na nga pinakamalala kasi sabi po ng ilan sa mga interviews nitong si Ms. Abraham Garduque na tila baga ay hindi daw po siya sampalataya, no, doon po sa mga sinasabi ni Attorney Enrique de la Cruz according or ayon doon sa kanila pong mga nasagap na mga news and natanggap na mga balita. Kahit po meron na silang kopya, dumating na sa kanila yung copy na naibigay na or nai-honor na nga kay Mr. Joey De Leon ang trademark na It Bulaga, but still in denial process pa rin po sila hanggang sa ngayon. Hanggang sa nag-file na po ng injunction para totally na nga na hindi magamit ng tape ang titulong It Bulaga. Wala pang natatanggap na kopya ang tape sa sinasabing injunction na na-file ng round ng TBJ para hindi na nila pwedeng gamitin ang titulong It Bulaga. At isa ito sa mga bagay na dahilan kung bakit hanggang sa ngayon eh talagang makakapal pa rin ang face at ginagamit pa rin ang trademark. Kinulit natin ang ilan sa mga attorney katulad ni Attorney Abraham Garduque at ito ang sabi niya, legal counsel ng tape, tungkol sa panibagong development ng mainit pa ring issue ng sikat na noontime show. Nauna kasing lumabas sa social media ang interview ni Mr. Poo sa legal counsel ng TBJ na si Attorney Enrique Buco de la Cruz na nag-file na po kami ng injunction sa RTC Marikina yung kaso na yon. Hinihiling sa korte na pigilan sila sa paggamit nila ng trademark na It Bulaga. Hinihintay natin na lumabas yon. So most likely, baka mga January. Napanood nga raw ni Attorney Maggie ang interviews na yun ni Mr. Poo kay Attorney De La Cruz at medyo naintriga lang daw siya sa mga pahayag nito. Sabi niya, yes, I watched that interview of Attorney Buco kay Mr. Poo. I'm glad that he understand that the case is not yet final with IPO and Tape Incorporated. It has the right to appeal the decision of adjudication officer of BLA to cancel their trademark. If we are talking of respect, I hope TBJ will also respect this right of Tape Incorporated to appeal and thereby not use It Bulaga while the case is on appeal. Biruin po ninyo ha, na i-honor na po sa pangalan ni Sir Joey De Leon, pero ito pong attorney ng Tape ay nag-a-ask ng respeto. Pero mas concerned, or should I say bothered ako sa last statement niya. Alam niya na January magre-release ng desisyon ng RTC Marikina sa copyright case at maglalabas din daw ito ng injunction laban sa Tape Incorporated. Sinabi niya rito na ito na ang hinihintay niya para magamit na nilang It Bulaga sa January. He is putting RTC Marikina in compromising situation na parang alam na niya ang desisyon ng court. So ganun yung sinabi niya, parang sinusupalpal niya dito yung attorney, no, na parang sinasabi niya na you don't have any rights, or parang sinasabi niya kay Attorney Buco or dito kay Attorney Enrique de la Cruz na hindi po siya sumasang-ayon dun sa sinasabi at parang pinapangunahan daw, parang tinitrigger niya yung Marikina Regional Trial Court na ano, na i-sanction itong si Attorney Buco. Pero base po sa mga lumabas na ebidensya at base po dun sa ginawa ng IPO, dahil yung IPO pill mismo ang nag-send ng copy na ino-honor na po nila ang titulo kay Mr. Or yung trademark na ito para sa pangalan ni Sir Joey De Leon. Ito po yung isang bagay kung bakit malakas ang loob ni Attorney Enrique De La Cruz na talagang mapapasa kanila na. Dahil po syempre,
Pagbinasa po yan sa Marikina Regional Trial Court dahil ang IPO na po mismo ang nagpasa eh. Parang umiinit yung ulo ng IPO dun sa mga pinagagagawa ng kabilang panig. Parang sinasabi kasi nila or parang on my opinion na parang nararamdaman kasi ng IPO na tila baga ano sila eh, dinidisregard yung kanilang naging desisyon at parang mas hindi ino-honor ng Tape Incorporated yung naging desisyon ng IPO. Kaya po ang IPO na mismo, parang ito po yung parang ito yung talagang pumapabor doon po sa TBJ na talagang mapasa kanila na at magkaroon na po ng injunction. Pag sinabing injunction, ipapatigil yung paggamit. Kaya po talagang 100% sure itong si Attorney Enrique that this coming January, ilalabas na po yung injunction para dito. So, ibig sabihin, totoo pala talaga na mahaba-haba pa ang laban. Kasi may injunction eh. Pag injunction po yan, may proseso na ipapatigil habang pinoproseso po yung kaso sa Marikina Regional Trial Court. Pero as of now, kitang-kita naman na natin talaga na lahat po ng mga nangyayari ngayon sa kaso ay pumapabor sa TBJ. Ang di lang natin alam kung bakit hanggang ngayon ay nagpupumilit pa rin po ang tape na talagang mag-apela na mag-apela. Talagang ano sila, decidido talaga sila na ubusin nila yung kanilang pera para po dito sa nasabing kasong ito. Ay nako, dahil dyan narito ang ilan sa mga komentong napili po natin, yung mga talaga nang gigigil natin mga viewers ano, dito po sa ating last update. So let's read this, Mr. Romy Obispo. Good afternoon, Ma'am Darets. Meron pang ilang linggo para gumamit ng titulo ang Itbulaga. Hanggang December 31 na lang. Umapila kayo hanggang gusto nyo dahil alam ng batas kung sino talaga yung tunay na nagmamay-ari ng Itbulaga. Si Master Henyo ang tunay na may-ari. Si Boss Joey De Leon. Ayun. So meron na po kasing parang decision na hanggang December 31st na lang talaga na pwede nilang gamitin yung trademark or yung titulo na ito. Other than that, talagang kakasuhan na po sila ng IPO kasi for not ano eh, hindi sila sumusunod. Hindi nila sinusunod yung naging desisyon. Pero hintayin na lang po natin kung ano ba talaga magiging desisyon ng korte with regards to this. And of course, sabi naman ni Rolando Lumapas, kung ako sa mga TBJ, tatanungin lahat ng mga host na gustong kumalaban sa kanila ay idemanda nila kahit sino o kakalaban sa kanila, damay na rin nila para lahat sila at maging sangkot sa mga kasong ipinaglalaban nila at para makita naman ng mga kalaban ng TBJ sa kanila ay maging ultimatum na silang magsisisi para makita nila at bagsik nyo ng TBJ para makita yung mga sino mang kumakalaban o base or vlogger na naninira sa TBJ para malaman nila na kahit makialam naman ang mga tapang ng mga TBJ, wala kayong sisinuhin man lang sa gustong kumalaban sa inyo. Pakita nyo, TBJ ang bagsik nyo para mataranta sila. Lalo na pag ginawa nyo ang mga kumakalaban sa inyo. Sampulan nyo, mga legit TBJ ng original. Ayan. Isa lang talaga yung pinapatungkulan ni Mr. Rolando Lumapas, no? Talagang, kumbaga, after all the heartaches, after all the hard works and heartaches na talagang naranasan po ng TBJ, no, at ng ilan sa mga legit lover cats sa sobrang tagal ng agony natin sa paghintay, ipakita talaga ng TBJ that they are really the legit owner and creator of that particular title and theme song. Kaya nga po talagang hanggang ngayon ginagamit na po nila eh. Dati nga may EAT pa, ngayon ginagamit na nila yung title na ito. And yun nga lang, medyo weirdo lang sa pakiramdam na dalawang Itbulaga po ang umiere tuwing noontime program. Hindi lang natin alam kung i-honor po yan ng ano no ng sa pagdating po dun sa mga AGB Nielsen kapag po sila ay nire-rate na. Sabi ni Danilo Abril, sabi niya, look who's talking regarding respect. Kayo ang mga walang respeto mula day one nang hindi nyo pinag-live ang 8B. Hanggang ngayon, wala kami nakikitang respeto from you, pati mga talents nyo. God is watching us and karma is real. True. Diba? Umpisa pa lang eh, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin talaga nila inaamin that sila ay may pagkakamali. Talagang sinasabi nila at iginigiit nila
na ginawa nila yung part nila, no? Pero dahil po sa nakita natin na parang naichipwera at parang pinaramdam nila sa TVJ that they are not really relevant dun po sa nasabing show, kaya nangyari yon. Sabi ni Marie Floral Alarcon, tumigil na nga sila yung walang respeto sa TVJ, kumita na rin sila ng malaki sa TVJ. Hindi lang talaga kaya ng tip-tip halusos na mabuhay ng walang itwalaga sa buhay nila. Pero so patunayan po nila, no, na kasi nga 'di ba ang worry kasi nila ngayon, may mga kontrata pa yung mga sponsors po nila hanggang 2024 na nakapirma under the name of Eat Bulaga. Yun ang pinaka pinaglalaban nila ngayon eh. Kasi pag nangyari 'yon, may refund talaga, may ito na po talaga yung totoong magkakaroon ng malaking refund. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!